Condylar neck fractures, right? That's very important. And now coming to other projections for evaluating mandibular body and mandibular ramus, we have lateral oblique projections for mandibular body, and also we have lateral oblique projections for mandibular ramus. Now let's discuss them in detail. So coming to the first one, lateral oblique mandibular body, here the patient is positioned in such a way that the head is tilted towards the side being examined. If we have some issue with the right side of the mandible, then that right side is tilted towards the x-ray film. That's important. In such a way that the mandible is protruded. You should ask the patient to protrude the mandible and tilt the patient towards the side which is being examined, right? And the central beam has to be directed towards the first molar region. This is very important because this varies with mandibular body and mandibular ramus. In case of mandibular body projections, it has to be oriented towards first molar region. As you can see in this image or illustration, the patient's head is being tilted towards the film and the central beam of x-ray is being directed towards the first molar region and the mandible of patient is protruded, right? So this is a radiograph which clearly depicts the last time pinag-aralan natin is yung zygomatic arches as well as the nasal bones. Ngayon naman, ang tatalakayin natin is yung mandible. Mandibular x-ray. Sa Tagalog, panga. Panga. X-ray ng panga. Or the lower jaw. So, what are the procedures? We have number 1, PA and PA axial. PA and PA axial projection. Second is the axolateral oblique projection. Ito yung pangkaraniwan na ang tawag is oblique ng mandible, di ba? And of course, SMV. O, di ba? SMV na naman. Sabi ko sa inyo eh, madali lang ang skull kasi paulit-ulit lang siya. So, SMV ulit. Ngayon, hindi ka na malilito dahil alam mo na ang principles ng SMV. So, tatandaan mo lang ulit. I-re-recap mo lang, tapos ilalathala mo lang lahat ng natatandaan mo, masasagot na mo ang SMV ng mandible. Okay, so routine ng mandible usually is AP or PA. Okay, pares lang yan, PA or AP, babaliktarin mo lang sila. So routine is PA or AP, and then oblique kung tawagin. Ito yun yung oblique. Nung sa practice, kung tawagin, pero kung sa libro at theoretical, natin gagamitin yung tamang terminolohiya. Okay, yung tamang terminology para sa projection na yun is ixiolateral oblique. Okay, pero sa practice naman, di ba, hindi naman nagagamit na sasabi na ixiolateral oblique. Hindi yun ang kinukompleto. So, oblique, yun yung tawag na. Pansinin nyo, wala tayong lateral ng mandible. Una kong tanong, bakit wala tayo ng lateral ng mandible? Usually, pag nag-i-x-ray tayo ng kahit anong parte ng katawan, ng limbawa, ng hand, ng forearm, ng upper and lower extremities, lahat, leg, di ba, femur, chest, sabi, di ba, kailangan two views, 90 degree to each other, isang AP or PA at isang lateral. Sa skull, di ba, meron tayong karamihan. Meron tayong lateral. Bakit sa mandible, wala tayong lateral? Yun yung una kong tanong sa inyo. Number one question, bakit wala tayong lateral ng mandible? Okay? Mamaya ako sasagutan yan. Isipin nyo rin yung sagot. Okay? Mamaya natin sasagutan kung bakit walang lateral ng mandible. Okay, let's proceed to PA. PA projection first. So, pag mag-i-x-ray tayo ng mandible, ito ay depende sa kung anong part ang gusto mong kuhanan. Okay? Kung anong part ang gusto mong kuhanan, tinalakay na rin natin yung anatomy nitong mandible, di ba? Recap lang natin. Anatomy ng mandible, pag sinabi nating mandible, okay? So, reviewin natin yung mandible, no? Detail lang natin. Ito yung mandible.
Okay? Pag nag-i-x-ray tayo ng mandible, dapat alam natin kung anong part ng mandible ang kukuhanan natin. Kasi yun ang mahalaga. Di ba? Hindi basta tira lang ng tira o wala nang kuha. Pinag-aralan natin ito. Nakalimutan ko kung anong part. Siyempre ang dami na. Kaya nakalimutan ko na. So, ito yung mandible or the lower jaw. Okay? Yung vertical portion ng mandible, anong tawag dyan? That is the ramus. Ramus. Etong horizontal portion ng mandible, ba? Tawag dyan ay mandibular body. Mandibular body. Yung gitna is mandibular symphysis. Mandibular symphysis. Etong parang prominent bone yan, that is the mental protuberance. Sa pag nag-x-ray tayo ng mandible, ang pinaka pangkaraniwan at mahalagang parte dyan ay itong dalawa. Itong body, tsaka itong mandibular ramus. Pansinin nyo to. Di ba sa ramus ng mandibule may dalawang pataas? Tinalakay na rin natin yan. Ito, ang tawag dito is mandibular condyle. Okay? Mandibular condyle, at ito namang isang nasa harapan niya, is yung coronoid process. Yung kabila, ganun din. Meron tayong condyle, tsaka coronoid process. Ang mahalaga lang dito ay itong tatlo. Okay? Isa, yung body, pangalawa yung ramus, pangatlo yung condyle. Bakit? Anong meron sa condyle at bakit siya kasama? Kasi sa condyle na yan, pansinin ninyo, okay? Itong condyle, naka-attach siya dun sa bone ng temporal bone. Yung temporal bone, ito yan, di ba? Yung temporal bone na yan, may tinatawag tayong fossa dyan. Meron tayong tinatawag na fossa, ito yan. The temporomandibular fossa, wherein, doon nakakabit yung ating mandibular condyle to form the TMJ. Okay? To form the TMJ. So, karaniwan, kaya nagpapa-x-ray ng mandible is, of course, merong fracture. Fracture dito sa ramus, fracture sa body, subcondylar fracture ng ramus. Di ba? So, mahalaga kung anong mahalaga na alam mo yung part ng mandible para alam mo kung anong kukuhan mo. Going back to the radiographic positioning of the mandible, the first projection is PA. In PA, so itong tatandaan nyo, nilagyan ko na ng exclamation point dahil ang gusto nating ipakita dito is yung mandibular body. Okay, so alam nyo yung mandibular body, yun yung hawakan nyo yung body niya, diba? Yung chin. Yun yung mandibular body, yung ilalim. Okay? If for mandibular body, nose and chin touching the cassette. Nose and chin touching the cassette. Ibig sabihin, ilong at yung baba ang nakadikit doon sa may detector, sa IR, sa plane of the film, sa cassette, sa table. At ang central ray mo ay perpendicular to the lips. Perpendicular exiting the lips. Paano ang position yan? Ang position ng ganitong PA projection ay ganito. Diba? Wherein yung nose, tsaka yung chin, yun yung in contact with the detector. Yung central ray mo perpendicular, tatagos saan? Tatagos doon sa may lip. Tatagos doon sa may lips mo. Bakit kailangan nose and chin ang nakadikit, sir? Hindi forehead and nose. Diba nga sabi ko, kailangan alam nyo kung anong part yung kukuhanan. Bakit? Anong part ba ang kinukuhanan natin sa pagkakataon nito? Di ba nga sabi ko, if for mandibular body. Ang mandibular body, iyon yung ilalim yung chin. So, pag nose and chin ang iyong nilagay, meaning nilalagay mo or dinalapat mo yung mandibular body parallel doon sa may cassette. So, by this position, okay? Yung mandibular body ngayon, yun yung parallel doon sa cassette. Kaya pag nakita mo yung x-ray image, di ba? Buong-buo yung mandibular body. Buong-buo yung mandibular body. Kasi meron tayong projection para sa mandibular ramus. Mandibular ramay. Okay? Na kung saan, hindi mo naman ma-appreciate yung mandibular body. Pero, sa pagkakataon na ito, mas ma-appreciate mo ang mandibular body dahil
parallel siya sa kaset. Paano magiging parallel? Yung nose and chin ang ilapat doon sa detector at ang central ray perpendicular exiting the lips. Malinaw, PA projection if for mandibular body. Okay, next. And also for mandibular body. Okay, PA axial. Sa PA axial, same pa din. I think same pa rin ang position. Pinagkaiba lang nito is nagkaroon na tayo ngayon ng central ray angle. Kanina, ang CR natin is perpendicular. Kanina, ang central ray natin ay perpendicular. Exiting the lips. Ngayon, ang ating central ray ay 30 degrees cephalad. 30 degrees cephalad. Exiting or midway between the TMJ. Midway between the TMJ. So, nagkaroon lang siya ng angle, di ba? Ito lang ang pinagkaiba niya doon sa kanina. So, same pa rin ang pinapakita nito is yung mandibular body. Pero aside from the mandibular body, okay, ito yung isang mahalaga. Tandaan ninyo sa mandibula at TMJ, pag nagkaroon tayo ng angle, isang hint dyan is papakita niya is yung temporomandibular joint at yung mga parte nito. Uulitin ko ha. Isang technique sa X-ray ng mandible at saka ng TMJ. Kasi baka tanongin ka sa board exam, di ba? Pag nakita mo na magkaroon na ng angle, okay? Pag nagkaroon na ng angle yan, TMJ na agad yan, automatic. Uha? Pero pag ang central ray mo ay perpendicular, di ba? Pag perpendicular, wala tayong papakitang TMJ dyan. Either ramus lang yan or mandibular body. Pero pag nagkaroon na ng angle yan, kahit anong angle yan, dapat ang papasok sa isip mo ngayon is yung temporomandibular joint. Pag sinabing temporomandibular joint, papasok sa isip mo yung condyle, papasok sa isip mo yung fossa. Okay, yun yun. So, itong position na to, yung ilong at saka yung chin, yun yung nakadikit or in contact with the table. So, central ray is 30 degrees midway between the TMJ. So, ang pinapakita daw niya is mandibular body o nagkaroon ng angle, TMJ. Ano yung meron sa TMJ? Actually, hindi TMJ, hindi joint mismo ang pinapakita niyan. Yung parte lang na bumubuo ng TMJ. Ano yun? Yun yung mandibular condyle and mandibular fossa. So, to be specific and to be precise, ulitin ko, it demonstrates the mandibular body, the mandibular condyle in relation to mandibular fossa. Ibig sabihin, pinapakita niya yung connection ng mandibular condyle na nakakabit doon sa mandibular fossa. Malinaw ito ha, ayan yon, di ba? So, nasan ang mandibular condyle? Ang mandibular condyle ay naririto. Mandibular condyle ay naririto. Di ba? Mandibular condyle na nakapasok doon sa fossa. Nakapasok doon sa fossa. Which is superimposed sila doon sa may petrous portion. Nagkapatong sila. Kapatong sila, petrous portion. This projection is best for the demonstration of fractures within the mandibular body and subcondylar fracture. Tandaan nyo ha? Subcondylar fracture. Ayan, best projection demonstrating subcondylar fracture. Pag sinabing subcondylar, iyon yung ilalim ng condyle. Iyon yung ilalim ng condyle. O, tignan natin. So, ganito yun, di ba? Pag mag-x-ray tayo ng mandibular body, mga kapatid, ito daw ang mandibular body, ha? Mandibular body, ito ang nakadikit. So, ibig sabihin, aangat ang ulo. Tanggalin na lang natin. Kunin na lang mismo natin yung mandible. Yan. Yan. So, angat pa ganito. To place the mandibular body parallel to the plane of the fin. To place it parallel to the plane of the fin. Okay.
pag mag-a-angle naman daw tayo, which is yung PA axial, ano yun, 30, how many degrees? 30 degrees. Papaganito yun, di ba? 30 degrees. So, anong pinapakita ng 30 degrees angle na yun? Pinapakita ng 30 degrees angle na yun is itong, ito yung condyle, di ba? Mandibular condyle attached to the mandibular fossa, which is superimposed to the Petrus pyramid. So, best siya saan? Best in demonstration of subcondylar fracture. Ito yung sinasabi kong subcondylar fracture, di ba? Na hindi ganun ma-appreciate dito sa may TA projection. Kasi, tignan nyo, di ba? Pag sinabing subcondylar fracture, hindi mo ganun makikita. Padi lang. Kasi nakaharang itong Petrus pyramid. Itong, nakaharang itong temporal bone, di ba? Nakaharang yung temporal bone, yung mastoid process ng temporal bone. Kaya, kailangan ng angle, 30 degrees. Kita mo na ngayon itong subcondyle. Diba? Sinabing sub, ilalim ng condyle, subcondyle. Best for the demonstration of subcondylar fracture. Diba? Same ba ang image nila? Tingnan nyo ito. Oh, buburahin ko ulit ha. Subcondylar fracture, PA axial 30 degrees. Oh, diba? Yan yung image niya. O, ayan din. Tinignan mo, parehas. Nakuha ba? Kasi kapag PA lang, hindi mo makikita yung, kita mo ba dito yung condyle? Hindi. Bakit? Kasi naka-superimpose. Ayan, no? Naka-superimpose to. So, puting-puti. Kaya, ang makikita mo dun, puting-puti. Dahil buto. Diba? Hindi niya ganun na penetrate yung buto, dahil yung x-ray, hindi niya kaya, dahil makapal ang buto sa temporal bone, puti. So, hindi kita. So, ang kailangan mong gawin, mag-angle ka pataas, 30 degrees. Ngayon, kita mo na yung condyle. So, manignaw sana yun, libular body and the corona, the condyle and the fossa, TMJ. Eto yan. Okay? Next is PA again. Tapos na tayo sa body. Paano naman ang best projection in order to demonstrate the rami, the rami, the ramus? So, kanina, nose and chin. Ngayon, forehead and the nose. Touching the crescent. Sila naman ngayon ang nakadikit. Forehead and the nose touching the crescent. MSP is perpendicular. OML is perpendicular. Same ng Caldwell, di ba? Pansinin nyo, pareha sila ng position ni Caldwell. Nga lang, ang pinagkaiba lang dito is central ray. Central ray dahil nasa mandible tayo, okay? So, kukunin natin yung gitna. Gitna ng mandible, pag pinag-uusapan natin yung height niya, andun yung level ng acanthion. So, forehead and the nose, touching the gusset, OML, perpendicular. And, central ray is exiting the acanthion. Lagyan natin ng exclamation point. This is for mandibular rami and a portion of the mandibular body. Portion lang, okay? Hindi buong body. Itong projection na ito ay hindi para sa buong mandibular body dahil tinalakay na natin yun kanina. Pag mandibular body, ano yun? Nose and chin exiting the lips. Nose and chin, 30 degrees cephalad. Plus, TMJ plus mandibular condyle, best for subcondylar fracture. Ito, portion lang ng body. Anong portion lang ng body, sir? Hindi ko na-gets. So, tingnan nyo itong position na ito. PA for mandibular rami and just a portion of the mandibular body. Hindi totale yung buong body. Hindi, ah. So, forehead and the nose, touching the cassette. Okay. And the central ray is perpendicular exiting the acanthion. Bakit acanthion? Ito yung ramus. Ito yung body. Nasaan ba ang gitna niya? Ito. Kaya gitna. Hindi pwedeng nasyon. Di ba? Masyadong mataas. Pag nasyon na yun, frontal bone yan. Tinalakay natin yan sa Caldwell. Di ba? Bago mag-Caldwell, may frontal bone. Dahil nasa gitna yan, acanthion. So, mandibular rami ang best para dyan. Kung may fracture sa mandibular ramus, pinapakita ang fracture sa mandibular ramus
best projection ay ito. Sir, ano yung sinasabi mong portion of mandibular body? Yung lateral portion ng mandibular body, yung gilid lang. Yun ang ibig kong sabihin. Ayan, best projection for Ramay. Best projection for Ramay. Ramos, di ba? Straight na straight siya. Best projection for Ramos. And lateral portion, gilid, ito, ng mandibular body. Kasi yung gitna ng mandibular body, hindi siya parallel, di ba? Hindi siya parallel sa kaset, at the same time, naka-superimpose siya saan? Sa may cervical spine. Paano kung may fracture dyan, di ba? Hindi mo ganun ma-appreciate kasi nga naka-superimpose doon sa cervical spine. So, kaya ko sinabi na mandibular ramus and a portion of the mandibular body. A portion of the lateral part of the mandibular body. So, PA projection. Another, for mandibular ramay and a portion again for mandibular body. So, pansinin niyo, tagdalawa sila, di ba? Yung isang perpendicular sa body, yung ramus may perpendicular din. Sa body may angle, dito rin may angle, yung PA-action niya. Forehead and the nose, touching the cassette. Prone. MSP and OML perpendicular. MSP and OML are perpendicular. So, ang central ray angle is 20 to 25 degrees cephalad. Central ray angle is 20 to 25 degrees cephalad. So, etong position na ito, di ba, is parang position ng linggalina. Okay? So, ang pinapakita nito is yung mandibular ramay, mandibular body, and the TMJ components. Parang ganina lang din. So, anong sinabi, pag sinabing TMJ components, ano na yun? Yun yung condyle at saka yung mandibular fossa. So, ito ay projection para sa, ayan, di ba? Mandibular ramay and lateral portion of the mandibular body. Lateral portion of the mandibular body. Lateral portion of the mandibular body. At eto, di ba? Kita natin ngayon sa pagkakataon nito yung mandibular condyle. So naka-superimpose din dun sa may Petrus pyramid, So for mandibular ramay and the lateral portion of the mandibular body and structures ng PMJ. So mandibular body and mandibular ramus. Second is we have axolateral oblique projection. Axolateral oblique projection. Balik tayo sa tanong ko kanina bago natin simulan. Di ba? Bakit hindi tayo nag-X-ray ng lateral ng mandibula? Naisip yun akong bakit. Sagot, kasi pag nag-X-ray tayo ng mandibula na lateral, useless yun. Alam ko na alam nyo yan. Bakit? Kasi nagsusuperimpose yung left side sa right side. So, kung magsusuperimpose yan, paano natin ma-appreciate yung kabila? Diba? Halimbawa, may fracture sa left side or sa right side. Tapos, pinatungan lang din ang kabila niyang parte. Paano mo makikita yun? So, kaya ang ginagawa natin is hindi lateral. Bagkos, ang pamalit sa kanya is itong axolateral oblique projection. Axolateral oblique projection. So, dapat alam mo ulit kung anong parte ng mandible yung may tama. Diba? Bakit? Kasi, dito sa oblique na to, kung ano yung may tama or yung gusto mong pakita, yung part under study, yun ang dapat mong malaman na paano tamang paggalaw sa pasyente, paano ang tamang pagpuposisyon sa pasyente. Depende yan sa kabi ko nga kung anong gusto mong ipakita. Ito, pakinggang mabuti. Pasyente, pwedeng prone, pwedeng upright, okay? Ang MSP niya ay parallel. Sa madaling salita, ilagay mo pasyente sa lateral position. Place mo yung pasyente in the lateral position. Wherein yung MSP ang parallel,
Same din IPL or perpendicular, pero ang IOML hindi siya magiging parallel sa transverse axis ng film. Dahil ang ulo ng pasyente ay ating iaangat, di ba? I-extend ng konti. Bakit? Para ma-avoid yung superimposition ng cervical spine doon sa mandible. Ito ang tandaan ninyo. Lahat ng central ray nila pare-parehas. Paano pare-parehas? 25 to 30 degrees. Cephalad. Anong reference point mo? Ramus. Anong reference point mo? Body. Anong reference point mo? Mentum. Anong ibig sabihin nun, sir? Ang reference point na gagamitin mo dito sa oblique projection ng mandible ay kung ano yung ipapakita mong gusto mong ipakita sa x-ray. Kung ano yung gusto mong ipakita sa x-ray. Bakit? Paano ba position dito? Ito. Sabi, if you want to demonstrate the ramus, o anong ramus, yun yung gilid ng mandible. Diba? Kapain yung ramus. Halimbawa, gusto mo daw ipakita yon. Place the patient in a lateral position. Place the patient in a lateral position. Pag sinabing true lat, yun yung MSP parallel, ang IPL perpendicular, meaning walang rotation, walang tilt. Nakuha. Pero, hindi IOML ha. Anong gagawin? Kasi naka-extend ng konti yung neck para yung mandibular body maging parallel dun sa may transverse axis ng film. Hindi IOML. Ang ating ang tandaan dyan, naka-extend, nakatingala ng konti. Nakaangat yung ulo ng pasyente. Sa pa, kung gusto mo daw ipakita yung gilid ng mandible, anong tawag doon, sir? Ramus. Place the patient in lateral position. Tingnan mo to. Oblique. So, ayun yung sinasabi ko, nakaangat siya ng konti yung ulo. Kasi kapag nakababa yan, yung gonyon, yung angle ng mandible, nakababa, pwedeng may chance na mag-superimpose siya doon sa cervical spine. Paano mo siya ma-appreciate kung naka-superimpose na? Di ba? So, nakaangat ng konti, pero yung karamihang principles ng lateral, nandun pa rin. MSP, di ba? IPL, o, yan ang mahalaga. Meaning, ibig sabihin niya, walang rotation dapat. Okay, sabi ko, pare-parehas ang central ray nila na 25 degrees to 30 degrees cephalad sa kung anong gusto mong ipakita. So, kung gusto mo ipakita ang ramus, doon dapat tatago sa ramus. Andun yung ramus, di ba? So, dito niya pinatama sa gonyon, sa angle of the mandible, dahil kontansya niya, tatago siya doon sa may ramus. Okay? So, ibig sabihin, kapag ramus ang gusto mong ipakita, gawin mo daw is lateral position. Ayan, no? Ayan ang mandible, eh. Di ba? Di ba? Napakagaling ko yung drawing. No? Tulo na naman ang laway ninyo. Pani sa drawing. Grabe, ang galing mo, sir. Idol. Ramus, lateral. Yung pangalawa. Tingnan nyo to. If you want to demonstrate the body, rotate the head towards the IR 30 degrees. Teka lang. Di ba kayo nakakahalata? Di ba? Hindi nyo mapapansin. Ibig sabihin, kung ano ang gusto mong ipakita, yun dapat ang ilagay mong part, structure, or portion ng mandible, parallel or pantay. Pantay doon sa kaset. Yun yung mahalaga doon. Kung ano yung parallel doon sa kaset, yun yung ipapakita mo. Pansinin mo to. Sa ramus, lateral. Ano ba ang parallel sa kaset? Ano ba ang pantay? Yung ramus. Kasi yung ramus, di ba? Diretso yan eh. Kapain mo yung gilid ng pangamo, di ba? Diretso yan. Isang vertical portion yan. Isang linya yan, di ba? Isang flat surface. So, isipin mo lateral ka. O nga, no? Pantay nga siya sa kaset. Ngayon, kung gusto mo daw ipakita yung body, di ba? Gusto mo ipakita yung body, rotate mo ng 30 degrees. At ito yun. Ano na ngayon ng pantay sa kaset? Parallel. Ang parallel ngayon sa kaset, yung body. Naiintindihan ba? O, gusto mong pakita yung pinakahuli. How many degrees? 30 degrees to, ha? Rotate mo ng 30 degrees. Nakuha. Paano kung gusto mong ipakita to? Gusto mo ipakita to, ano yan? Symphysis mentum. Diba?
Momentum, rotate the head 45 degrees. Okay. Kung gusto mo daw ipakita ang ramus, lateral. Ang body, rotate mo ng 30 degrees. Gusto mo maging parallel itong simplest momentum, i-rotate mo pa, dagdag mo pa ng 15. 45 degrees. Ayun. Ibig sabihin, yun yung nakalapat ngayon sa kaset. Yun yung pantay ngayon sa kaset. Yun yung parallel. Parallel sa may kaset. Kaya symphysis ang ipapakita. Huwag kayong mag-alala. Pare-parehas ang central range nilang 25 degrees pataas. Nagkakaintindihan ba tayo dyan? Pansinin nyo yung radiograph. Ramus. Asan ba ang ramus? Itong ramus. Diba? Ayan yung TMJ, yung condyle. Coronoid. Diba ramus ang mas maano dyan? Mas prominent na, mas visible, mas na-visualize. Diba? Nakikita mo ba yung symphysis momentum? Hindi. Yung body, na-appreciate mo ba? Hindi rin. Gusto mo pakita yung body, i-rotate mo ng 30 degrees. O, ayan. Ibig sabihin, yun yung nakalapat doon sa may kaset. Ang momentum ba, na-appreciate mo? Konti. Diba? Pero hindi ako satisfied. E di, rotate mo pa ng konti, 45. Kitang-kita mo siya ngayon, no? Diba? O, na-appreciate nyo ba yung ramo sa pagkakataon na to? Hindi na. Diba? Kasi, so, over rotation na ang nangyari. Dahil para to sa symphysis momentum. Isa pa. Ulitin ko, para hindi mali to. Dahil ito, pag naging RRT na kayo at pag nakuha kayo ng request na mandible, di ba dapat alam niyo kung paano gawin. Hindi yung pwedeng nakatanggap ka ng request mandible, di ba? Magpapanik ka na, wala, mandible, hindi ko lang gagawin. Hindi, ganon. Di ba, namimili ka lang ng x-ray request, mandible. Chest x-ray lang alam ko, patay tayo dyan. Dapat alam mo din yan, ratik ka. So, pag nakakuha ng request, halimbawa, may pasyente, di ba? Sir, na paano kayo, sir? Nasapak ako eh, di ba? Nasapak ko, tingnan mo, namamagayong dito ko yung gilid ng panga ko. Gilid daw ng panga niya. So, doon pa lang, alam mo na kung paano gagawin mo. Bakit? Sabihin, ramus yun. Ramus yung maga sa kanya. So, titignan natin kung paano mo i-x-ray niyan. Kung ako, ang tatanungin, ang gagawin kong x-ray sa kanya is yung para sa mandibular ramay. At ito yun. Diba? Forehead and the nose touching the cassette direct the central ray perpendicular exiting the account yun. Kasi yung una, kung body yan, ang gagawin ko is yung nose and chin touching the cassette exiting the lips. Eh kaso ramus nga sabi ni sir eh. Ramus. So ang gagawin mo, ito. Nagkakaintindihan ba? Okay, yung pangalawa naman, diba? Lumabas na yung una mong image, yung frontal radiograph. Gagawin mo is lateral. Ginawa mo lateral, di ba? Galing mo. Sabi ko, wala tayong lateral ng mandible. Gawin mo, oblique. Teka lang, alam ko yan. Tinuro yan ni sir. Di ba? Ratig ka na, halimbawa. Ramos, sir, ang masakit sa inyo. Alam ko yan. Ngari ka dito. Place the patient in lateral position. Extend the neck. Di ba? So that the mandibular body is parallel to the transverse axis of the film. Direct the central ray 25 to 30 degrees cephalad. Ramos yan, alam ko yan. So ang gagawin ko sa kanya, lateral lang, hindi ko siya i-rotate. Hindi ko siya gagalawin. Tapos, ganyan ang posisyon ni sir, ng pasyente mo. Kasi ramos ngayon may tama. So dapat ang lalabas na image ay ganito. Ayan. Nagigets ninyo? Sana nakuha, no? Yun. Isa pa, tignan natin ito sa anatomy. Ayan. Ayan yung si sir, di ba? Halimbawa, may magayon dito niya. Paano mo siya i-x-ray? Mandible. Madali lang ang mandible. Huwag yung mataot. Ang una mong gawin is PA. Di ba? Ramus. So, forehead and the nose touching the cassette. O, dyan pala, kitang-kita mo na na-straight ang ramus. Best for ramay yan. Malinaw. Okay, kung ayaw, hindi niya kaya tumalikod, hindi gawin mo pa ganito, patunguin mo lang ng konti. Diretso natin. O, patunguin mo lang ng konti. Kita mo ngayon dyan yung ramus.
Okay? Wala tayong lateral. Ayan, sinasabi ko sa inyo, ha? Tandaan nyo, walang lateral ng mandible. Di pwede mag-x-ray ng mandible na lateral kasi half lang yan. Naka-superimpose yung kabila. Paano mo ma-appreciate? Kaya tayo nag-oblique para maiwasan yung superimposition. Uulitin ko yun. Kaya tayo gumagawa ng oblique, di ba? Ah, sir, paano yan? Anong gagawin natin? Lateral, wala eh. Eh, nasa kabila yung fracture niya. O, gaganunin ko. Hindi, nandito yung fracture. Hindi ko ma... Eh, ganyanin ko. Eh, kapatong sila. Kaya tayo gumagawa ng oblique para maghiwalay sila. Naintindihan niyo na ngayon. Ayan yung ibig sabihin nun. Kung walang lateral, edi oblique, paghiwalayin sila. Diba? Okay. Kung gusto mo daw ipakita ang ramus, place the patient in lateral. Ayan yung pasyente mo, naka-lateral siya. Ano yung central ray angle? Natatandaan nyo? 25 to 30 degrees. So, mga kapatid, pasok tayo sa loob ng x-ray tube. Diba? O yan, magkakasama na tayo. Kapit kamay tayong lahat, ha? Okay, cephalad daw. Ibig sabihin, titignan natin siya ng pataas. Pataas. Ramus. That's 30 degrees cephalad. 25 to 30 degrees. Kita ba ang ramus sa pagkakataon na to? Ayan ang ramus. Kita ba ang body? Portion ng body kita. Pero yung mismong buong-buong body, hindi. So, anong gagawin natin? Place the patient in lateral. Rotate. 30 degrees. Assume natin na 30 degrees yan. Okay? Nakarotate na yung pasyente. Mag-angle tayo ng how many degrees? 25 to 30 degrees. Ayan, 25 to 30 degrees. Mas na-appreciate mo na ba ngayon yung mandibular body? Yes, ayan o, kitang-kita mo. So, kung may fracture dyan, makikita mo na ngayon. Sir, yung fracture niya nasa pinakagitna. Diba? Sa mentum. Tinuro ko din yan. Rotate. 45 degrees. 45. Ayan, 45. Sabi natin po yan. Ganyan, 45. Sapat na ba yan? Hindi pa. Kasi may angle yun. How many degrees? 25 to 30 degrees. So, pataas. Ayan. Kita ba ang symphysis? Ayan, no? Kitang-kita. So, kung kabila naman, ganun din. Ramus, 25 to 30. Lateral. Walang ginalaw. Ano pa? Body, rotate 30. 25 to 30 degrees. Symphysis mentum, 45 degrees. 25 to 30 degrees cephalad. Ayan. So, kung titignan mo yung radiograph, tignan nyo ako kung may pagkakaparehas ba. Ramus. Tignan mo. Ayan yung ramus. Ganyan siya. Parehas, di ba? Di ba? Parehas. Walang lateral ng mandible. Bakit? Magkapatong. So, anong gagawin natin? Paghiwalayin. Paano? Oblique. Body. Tignan mo ha, body. Gawin natin body. Place the patient in lateral. Rotate 30 degrees. Direct the central ray 25 to 30 degrees cephalad. Naiintindihan nyo ba yung paggagalaw ko ng bungo? Sana naiintindihan nyo. Ibig sabihin kaya ako siya ginagalaw, yung bungo, ginaganon, kasi yun yung rotation ng ulo. Sa pa, rotate 30 degrees. Ba't ko ginaganon? Kasi yun yung central ray angle. Diba, cephalad nga daw? Kaya cephalad, pag ganun ang tingin. Kasi kung caudad yan, pag ganun. Nagkakaintindihan. So, usa pa. Okay? Rotate 30 degrees. Direct the central ray, 25 to 30. Kita na ba ang body? Ayan, kitang-kita nyo na yung body. Tignan nyo yung image. Kita ba? Ayan. Parehas ba? Parehas. Diba? Ayan yung body. Body. Sir, gusto ko makita yung symphysis mentum. 45 degrees. O, ayan, pag ganito. Parehas ba? Para sa mentum. Ayan. Ayan o. Diba? O. So, ganun yun. Napaka-easy lang, di ba?
easy breezy. Sobrang easy nitong mandible. So, axolateral, oblique, projection. That's it. Hi, in this video, let's discuss various extraoral radiographic projections. So coming to the first projection, lateral cephalometric, also called as lateral ceph. So in lateral cephalometric, the patient positioning is in such a way that so the first round projection of this projections for evaluating mandibular body and mandibular ramus, we have lateral oblique projections for mandibular. Panoorin niyo to ha. Yan, panoorin niyo to mabuti ulit. Body, and also we have lateral oblique projections for evaluating mandibular body. Mandibular body. Mandibular ramus, we have lateral oblique projections for mandibular body, and also we have lateral oblique projections for mandibular ramus daw. Pakinggan nyo. Mandibular ramus. Now let's discuss them in detail. So coming to the first one, lateral oblique mandibular body. Here the patient is positioned. Ang turo sa body, kailangan 30 degrees towards the side being examined. Rotate the head, okay? Rotate. Magkaibang rotate sa tilt. Position in such a way that the head is tilted towards the side. Ano raw? Ulit. Head being examined. If in such a way that the head is tilted towards the side being examined. Rotate, kuya. Okay ka lang. If we have some issue with the right side of the mandible, then that right side is tilted towards the X-ray film. Oh, di ba? Pinagsasabi mo. That's important. In such a way that so, tuwa na lang. The mandible is protruded. We should ask the patient to protrude the mandible and tell the patient. Tuturo ka ng mali, ha? Towards the side which is being examined, right? And the central beam has to be directed towards the first molar region. This is very important because this varies with mandibular body and mandibular ramus. In case of mandibular body projections, it has to be oriented towards first molar region. As you can see in this image, ano? As you can see in this image, what? The patient is head is being tilted to asan ang tilt? Di ba? Towards the frame. And the central beam of X-ray is being directed towards the first molar region. And the mandible of patient is guys, tignan nyo. Unang-una pa lang, sinabi niya na tilt the head. Magkaiba ang tilt sa rotate. Ang turo ko is rotate 30 degrees towards the side being examined. Bakit? Kasi pag sinabing 30 degrees towards the side being examined, 'di ba? Yung mandibular body, yun yung mas igagawin mo, ilalapat mo ngayon sa may cassette, 'di ba? Parallel to the plane of the film. Sa pagkakataon nito, mali yung kanyang image, mali yung tinuturo niya dahil ito ay para sa ramus. 'Di ba? Ito ay para sa ramus. So hindi sa para sa body. Asa pa yung kita eh? Protruded, right? So, this is a radiograph which clearly depicts the premolar molar region of the mandible, and also we can see coronal. Oh, tiyan mo. Siya na mali, namakyo pa. Tiyan mo naman. Oh. And also, mali ka na, namamakyo pa. We can see coronoid process and also the ramus in this part of. Tama yung image niya, di ba? Yung mandibular body, hindi ganun na-appreciate. Para sa ramus. Pero yung position na tinuturo niya is mali. Tsaka yung bakit? Sabi niya, tilt. Tapos, yung image dito is maling-mali, which is for the ramus yan. Continue. This part of the projection, and most importantly, the lower border of mandible is clearly visible, right? So, coming to this, uses of this projection, it's mainly used for evaluating premolar-molar region, and also to evaluate the inferior border of mandible, right? So, based on the radiographic appearance, you can clearly visualize and understand and remember the uses of that particular projection accordingly. And coming to the last projection, that is lateral oblique for mandibular ramus. For mandibular ramus. Tignan mo pinagsasabi nitong here also, the patient head is tilted. Magkaiba ang tilt sa rotate. Natanda mo yan, boy pana. Towards the side being examined with mandible protruded and the central beam of mandibular ramus tilted towards the side being examined. Wala ka nang ititilt. Wala ka rin irorotate. Kahit sabihin mo, rotate yan, rotate towards the side, wala kang iro-rotate dahil pag nag-x-ray ka ng ramus, di ba naka-lateral lang? Pag neutral lateral lang yan, parallel na yan, automatic sa cassette.
X-ray should... Ikaw ah, gigil mo si ako. Be directed towards the gigil. Center... Tas mo na yan ha, please lang, wag ka na magtuturo. ...of ramus. In case of mandibular body, it is first molar region. In case of mandibular ramus, it is center of ramus, right? Oh, doon lang siya tumama. Center of ramus. So this is the orientation of the patient where the head is being painted with mandible being protruded. Tingnan mo. Sumasakit ang ano ko. Sumasakit ang ulo ko sa'yo, kuya, ha? And the central X-ray beam being directed towards the center of... Guys, ang image na pinapakita niya is for the demonstration of the mandibular body. Okay? Nagkabaliktad siya, eh. Hmm? Nangaano ka, eh. Ito sa mandibular body yan. Sabi niya, ramus daw yan. Mandibular ramus. Hmm. And this is a projection or radiograph where you can clearly visualize the entire ramus part. Ayoko na. Sumasakit na ang ulo, di ba? Dahil dito, eh, tinama ako siya. Ang ginawa ko dito, napanood ko kasi ito sa YouTube. So, ang ginawa ko dito is nag-comment ako ng tama, di ba? Nag-comment ako ng aking opinion. Sabi ko sa kanya, mali yung tinuturo niya, di ba? Na ganito, na ganyan, ito ay para sa mandibular body, para sa mandibular ramus. Ba, mali eh. Hindi ganun. Hindi tama. Ba, kaya gusto ko kayo, huwag kayong malilito dahil madali lang naman talaga mag-x-ray ng mandible. So, ngayon nakita nyo kung paano tamang gawin. Ba? Itong tinuturo niya is mali iyan. SMV, submentovertical projection. Submentovertical projection, actually tapos na tayo dyan. Itong walang kamatayang SMV na yan. Demonstrates the horseshoe mandible. So, alam ko na alam nyo ninyo, nakabisado nyo na yan, SMV na yan. Diba? IOML, parallel to the cassette. Number 2, direct the central ray, perpendicular to the IOML. Oh, sige, sige, back in time. Okay, back in time tayo. Pasok tayo dun sa time machine ni Doraemon. Okay, back in time. Ito yun. Oh, bumalik tayo sa nakaraan para lang hanapin kung ano yung dapat natin hanapin. Kasi gusto kong may pakita ulit sa inyo. Diba? Sinasabi ko na madali ang scale dahil paulit-ulit lang sila. Diba? Ito yung mnemonics ng SMV. Tingnan natin. Zoren letter Z, which is for the zygomatic arc and bone. Z for the zygomatic bone. Isa tayo dyan. Sampung. Case ng SM. Okay. Mapapansin ayan. Nyo, puro lang ng letter ng spinoid. Parotid, ganal, nasal septum. Is for spinoidal. Symmetric petrous pyramid. Mastoid processes. Spinoidal and bony, stick and tube. So letter C is for precarotid, ganal. Letter C is for precarotid, ganal. Sampung case ng SM. And for the mandible. Oh! The mandible. Tama! Zanjo. Stop, stop. Stop, stop. Monggi, I need you, Monggi. Monggi, stop, please stop. Hindi ko ma-stop, Monggi. Yan na po, yung breakdown ng structures. Yung pangalawa, M for the mandible. Ayan, nakita nyo? Zanjo, zombie. Thank you, Monggi, thank you. Oh, kita nyo to, M. Ayan, no, mandible. Malinaw na malinaw. Mandible. SMV. Diba? Oo. Nakasabi ko sa inyo eh. Nagigigil nyo si ako eh. Ang dali-dali ng skull. Yung pahirapan yung sarili ninyo. SMV ng cranium, meron. Kabisaduhin mo lahat yun. May SMV ng zygomatic arc, meron. Diba? SMV. Meron ding SMV ng mandible. Ito yun. Or yung mandible. So, reference point, yun ang pinagkaiba. So, reference point dito ay between the angles of the mandible. The gonium. Tapos. Diba? Yan ang masimple. Paulit-ulit lang sila. Ayan, horseshoe mandible. Pasok sa ating mnemonics. FHM. M. Mandible.
kalas. X is TMJ, temporomandibular joint. So what are the procedures for temporomandibular joint? TMJ is formed, by the way, TMJ is formed by the mandibular condyle, tinuro ko na yan, di ba? Kung anong bububo ng TMJ. At saka ng temporomandibular fossa, tawagin. Temporomandibular fossa matatagpuan sa temporal bone. Okay, first is AP axial, modified town, that's modified town. Modified town method na naman. Town na naman. Next is the lateral oblique. Lateral oblique, axial transcranial. Guys, itong dalawang term na to, lateral oblique at saka axial transcranial, yan ay hango sa mga lumang edisyon ng Ballinger, sa mga lumang edisyon ng libro. Dahil na-wipe out na yan. Mali yung terminology na nila, na ginamit na nila, Ballinger. Mali yan, di ba? Dahil ang tama sa mga bagong edisyon ni Ballinger and Bontrager is ixulateral. Ito yung bago. Ito yung tama. Okay? Ixulateral. Kasi ixial, may angle, lagpas ng 10 degrees. At the same time, lateral ang trajectory ng x-ray. Kaya axulateral. Second, tinatawag din siyang Schuller method. Pwede rin siyang tawaging Schuller method. Sir, parang pamilyar yung Schuller method na yan. Parang alam ko yan eh. Schuller method, saan ba yan? Ah, SMV yan, di ba? Yes. Meron tayong Schuller ng SMV. Okay? So, SMV is Schuller. Iisang tao. Meron din, siya rin yung tao na nag-modify ng position para maipakita yung TMJ. Huwag kayong malito, di ba? Parehas lang sila. Ibig sabihin, na sa sobrang versatile nila, lahat inaral nila, di ba? Gusto kong ipakita ang cranial base. So, ganito ang position. Doon niya nahango yung SMV. So, kung nung tapos na siya doon, pinag-aralan naman niya yung TMJ. Ha? Gusto kong ipakita ang TMJ. Ha? Paano nga yung position? So, napag-aralan niya, nakuha niya rin yung tamang posisyon. So, sa kanya rin, ipinangalan yung posisyon na yun, which is yung projection na yun, which is yung axolateral. Nakuha? So, si Schuller yun, Schuller method. So, merong Schuller para sa cranial base, di ba? Yun yung Hertz parehas, di ba? Schuller method, Hertz, Schuller SMV. Meron din Schuller, meron siya para sa TMJ. Third is the lateral transcranial projection. The lateral transcranial projection, ito lumang term din ito. Ito ay lumang term din dahil ang bagong term ngayon is ixulateral oblique. Okay? Ixulateral oblique. Same nito, kaso may oblique. Ixulateral oblique, natawag na modified law. Modified law. Okay, modified law method. So, TMJ, modified, puro method tayo dyan. Kasi wala nga tayong, anong tawag dito? Wala nga tayong lateral ng TMJ dahil magsusuperimpose sila. So, lahat yan, ni-revise, minodify ng iba't ibang tao, di ba? So, modified town, hinango kay town na nagkaroon lang ng modification, kaya modified town. Schuller, so, and modified law method. The first one is the modified town. Naalala nyo yung town? Written lang. Found it. Dito, may kakaiba dito. Diba? Hindi siya basta-basta town lang. Dahil yung number niya ay naiba. Diba, naalala nyo yung town is 30. 2 OML, 37 to IOML. Dito na iba. Okay? Hindi yun ang ginamit. Tandaan, pag TMJ na town, ang central ray ay 35 degrees sa OML at 42 degrees sa IOML. Plus 7 pa din. Yun lang, 35 degrees. Ayon sa aking pagkakaalam, wala nang ibang methods, position, and projections sa libro na ginamitan ng sa skull, lalo, di ba? Sa skull.
na ginamitan ng, ito, pakinggan mo ito, wala nang methods position sa skull na ginamitan ng 35 degrees central ray. Maniwala ka sa akin. So, ang stimulus na pag nakita mo ang 35 degrees, ting, ting-ting-ting-ting, TMJ, modified down. Kakaintindihan. O, isa pa. Sige, magbibigay ako ng stimulus, ha? Sabihin niyo ko, dapat, ang ibig sabihin dito, pag nagbigay ako, nagsambit ako ng isang number, degrees, dapat meron agad papasok sa isip niyo kung sino yun. Okay? Game. Game ka na? Okay, game. Ah, game na ba? Oh, hindi nga, game ka na? Oh, game na talaga. Game. 53. Sino? Okay, good. Series. 37. OML. Waters. Sabayan mo ako. Ano pa ba? 53? Reese? 15. Dalawang 15 degrees. Oh, nakalimutan na. Patayin na tayo dyan. Zygomatic arches. Tangential May method. 35 degrees. No, ito na nga. 35 degrees. 42 degrees. Modified town. Modified town method. So, 35 pag OML. Okay? And 42 degrees pag IOML. So, dito kailangan nyo mag-memorize. Di ba? Kapisaduhin nyo. Ang reference point is 3 inches above the nation. So, ang pinapakita dito ay ang relationship ng mandibular condyle sa temporomandibular fossa. And usually, pag nag-X-ray tayo ng TMJ, ewan ko, sana nakapag-X-ray naman ng TMJ. No? So, aside from mandible, pag naka, madali na yan, sasabihin mo sa sarili mo yan dahil naalaman mo na kung paano mag-X-ray. Alam ko na yan. Easy-easy lang yan, di ba? Ganun din sana sa TMJ. Madali lang yan. Tinuro ni sir yan, di ba? Hindi yung, pag nakita mo yung TMJ, ay, ayoko niyan. Kadili yan. Gusto ko chest lang. Hindi pwedeng ganun. Maring tayo dyan. TMJ madali. Diyan, kaya nga yan. So, usually, mag-X-ray tayo ng TMJ. Depende sa hospital protocol na. Di ba? Merong closed mode, meron ding open mode. As much as kaya ng pasyente. As much as patient can tolerate that position. So, open mode and closed mode. So, dalawang shot usually. So, dito, dalawang shot din ang ginawa natin. Number one and number two. Isang closed mode position at isang open mode position. So, unang position mo, di ba? Okay. Yung normal lang, yung nakasarado yung bibig niya. Shoot. 3 inches above the nation. 35 degrees. Caudally. Second shot. Sir, ma'am. Paki-open po yung mouth. Hanggang kaya nyo. Okay. Takbo sa control booth. Shoot. Ganun yon. First image. Second image. So, tingnan nyo yung evaluation criteria. Ano ba dapat makita natin dyan, sir? Okay. Dapat na makita dyan is yung pag-close mode is yung, of course, yung mandibular condyle na superimpose doon sa pars petrosa. And the subcondylar portion of the ramus, kita din. Ngayon, pag-open mouth naman, ito mas maganda sa open mouth. Bakit? Pag-open mouth, ayan, condyle and TM articulation is below petrosa, pars petrosa, the open mouth. So, ang open mouth, ito na ngayon yung pars petrosa mo. Diba? Dahil lumayo na siya at umalis na siya doon sa temporomandibular fossa. Lumayo at umalis na siya sa temporomandibular fossa. Kaya, bumaba na siya ngayon sa petrous pyramid. Pars petrosa. Bakit ba nagpapa-X-ray ng TMJ? Kaya nagpapa-X-ray ng TMJ para makita kung mayroon pang subcondylar fracture. So, halimbawa, suspected subcondylar fracture, gawin mo lang, close mouth. Hindi mo na kailangan paggawin ng open mouth, di ba? Dahil baka magkaroon pa ng displacement ng fracture. So, close mouth, pwede na yun. So, aside from fracture, fracture saan, sir? Sa ramus, of course. Subcondyle, yan yung usually. Isa pa is to assess, makita yung relationship, yung range ng motion ng ano, ng subcondyle, ng
ng ano, ng condyle at saka ng fossa. Yun ang dahilan kung bakit nagpapa-X-ray ng TMJ. Diba? For comparison purposes, tinitignan kung may naiba ba sa range ng motion, maluwag sa kabila, maluwag ba doon, anong problema? Yun. So, pag sa modified town, pag closed mouth, superimpose ang condyle doon sa pipi. Tandaan nyo yun, ha? Superimpose. Pero pag open mouth, kailangan below pipi na siya. Below pipi. Pars Petrosa. So, modified town. Next is the lateral oblique, axial lateral projection, axial transcranial. Ito yung lumang term, bagong term. Okay? Also known as the Schuller. Also known as the Schuller method. Schuller method. So, patient is placed in a lateral position. True lat. Madali lang to. Ito ay true lat. True lat plus angle. Ano yung angle niya? Ito, 25 to 30 degrees caudad. Isa pa. Schuller method. Axolateral projection. Place the patient in lateral position. Ito yung principles ng lateral. Alam ko na, naiintindihan nyo yan. MSP parallel, IPL perpendicular. Okay. At ang central ray ay 25 to 30 degrees caudally, pababa. Anong reference point natin? Reference point is one finger, approximately one finger anterior and four fingers. Kasi pag half inch, di ba? Isang daliri yun eh. Pag dalawang daliri, mga one inch na yun. So, 2 inches, approximately 4 fingers yun. So, half inch anterior and 2 inches superior, 4 fingers, above the EAM. Paano yun, sir? Hindi ko maintindihan yun. Tingnan nyo yung position ng pasyente. Yan. So, ito yun, di ba? Yung IOML, parallel sa table, IPL, perpendicular, MSP, parallel. Okay, sa principles yan ng lateral. Dahil sabi ko pag Schuller, ito tandaan nyo, Schuller is equal to, okay, Schuller ng TMJ is equal to true lat plus 25 to 30 degrees caudally. Memorize lang. Ganun lang yun. So, true lat. Ayan, naka-true lat siya. Diba? Okay? Plus angle. Yung angle niya ay magsisimula pag nasa table ay from the vertical position. So, how many degrees? 25 to 30 degrees. 25 to 30 degrees. So, paano yung reference point? Basahin ulit natin. Ayan yung reference point. Half inch anterior and 2 inches superior. Half inch anterior. Ito yung EAM, di ba? Anterior, half inch anterior and 2 inches mataas. Superior. Half inch anterior and 2 inches superior. Doon tatama yung central ray. Bakit doon? Kasi, didiretso yan pababa. Diba? Pag dumiretso yung papaba, dun siya tatago sa nakababang TMJ. So, ibig sabihin, parang nag-adjust ka lang. Naintindihan? Parang nag-adjust ka lang. Kasi pag ang akala mo, diba, TMJ dito, dapat sir, dun tatama ang X-ray. Direct the central ray 25 to 30 degrees to the TMJ. Upside TMJ, mali yun. Kasi pag dun mo nilagayan, mandible ang mangyayari dyan. Wala naman tayong ganun projection sa mandible. Mandibular X-ray yung makikita mo, imbis na TMJ. Di ba? So, maning-mali. So, kailangan half inch anterior, 2 inches pataas. So, ang pinapakita dito is yung relationship ng mandibular condyle sa may temporomandibular fossa. Isang closed mouth at isang open mouth. Ano ba ang nangyayari kapag ang bibig ay nakasara? Ano bang nangyayari pag ang bibig ay nakabuka? Panoorin nyo itong video na to.
persona na panood yung video, meron na kayong ideya kung anong nangyayari, saan napupunta yung mandibular cone dahil pag nakasara. Nagpupunta siya sa may mismong fossa, naka-encapsulate na dun sa loob. Pero once na ibuka na ng pasyente yung bibig niya, di ba? Ang nangyayari ay nag-i-slide siya papunta sa harapan. Ito yung nangyayari. Pag naka-close mouth, yung mandibular condyle nasa mandibular fossa. Okay? Pag naka-open mouth, yung mandibular condyle nag-i-slide down, slide inferiorly and anteriorly papunta dito sa anterior excursion ng mandibular fossa. Ang tawag dito, tawag dyan is articular tubercle. So, nag-i-slide inferiorly and anteriorly. Magpe-place siya doon sa articular tubercle. Yan yun, yung tinatawag na translation. Normally, dyan napupunta ang mandibular condyle. So, expect mo na pag lumabas ang x-ray, dapat ganyan din. Diba? Halimbawa ito. Ito ay x-ray ng right TMJ. Axolateral close mouth and open mouth. Sir, okay, huwag pong gagalaw. Okay, close mouth. Tapos na. Sir, pakibuka ang bibig, open mouth. Appreciate nyo ba? Dapat lang ma-appreciate ninyo. Kasi itong line na yan, yan yung sisilbing mandibular fossa. Temporomandibular fossa. Ito naman yung mandibular condyle. Ibig sabihin, intact siya doon sa may temporomandibular fossa. May space yan kasi meron dyan nakalagay na disc, articular disc. Diba? Hindi siya magkakas ng kahit anong opacity. Diba? Dahil hindi siya radiopaque. Ngayon, anong mangyayari pag open mouth? Mangyayari pag open mouth is eto ngayon, diba? Eto ngayon yung temporomandibular fossa. Ang sabi ko nga, pag bumunga, pupunta siya sa harap. So, sa pagkakataon na to, ito ay right side, pupunta siya ngayon sa harap. At ito na ngayon ang mandibular condyle. Pumunta siya doon sa articular tubercle. So, just a review. Ano ang nangyayari? Ulitin natin. Ito yan. Condyle should lie in the mandibular fossa in close mouth. Tapos, ito yan. Diba? Condyle should lie below the articular tubercle in the open mouth examination. Ito yan. Tapos. So, expected sa x-ray image, radiograph, ganyan dapat ang lalabas. That is Schuller method, ixolateral projection. And last, okay, isa pa. Evaluation criteria. Condyle lying in the mandibular fossa in the close mouth. Yan. Lying inferior to the articular tubercle in the open mouth projection. If the patient is normal and able to open the mouth wide. Tandaan ito. Tanungin kayo, pag close mouth, nasa ng mandibular condyle. Pag open mouth, nasa ng mandibular condyle. Last is the lateral transcranial projection. Lumang term. So, ang bagong term dyan is yung axolateral oblique. Ito ang bagong term, which is the axolateral oblique. Anong projection ito? Axolateral oblique projection. Anong method ito? Modified Law method. Paano ito? So, position ng pasyente is lateral. Ang position ng pasyente is lateral position. So, rotate the head towards the IR until the MSP forms 15 degrees angle. Or sa madaling salita, pwede mong i-rotate ang ulo ng 15 degrees lang. Okay? Kasi pag ni-rotate mong ulo from the lateral, 15 degrees, ang MSP mo sa kaset, 15 degrees din. Parehas din yan. So, either doon ka magbabase sa may rotation or sa may relationship ng MSP sa kaset, same lang din ang maikakast niyan, which is 15 degrees. So, true lat, nga lang, ang pinagkaiba is hindi IOML ang parallel. Bagkos, AML ang parallel doon sa may kaset.
So, tandaan to. So, narotate mo na ng 15 degrees. Meron ka pa rin angle ng 15 degrees. So, wag malilito kay May. Kay May, rotation ng tilt yun ng ulo. 15, 15. Di ba? Rotate, tilt. Dito, 15, 15. Dito, 15, 15 is rotate and central ray. So, central ray, 15 degrees kaudali. Entering three fingers, well, 1.5 inches to the upside EAM. So, same lang din ang pinapakita niya. Dapat, dahil isang close mouth ang gagawin mo at isang open mouth ang gagawin mo. So, paano ang position, sir? Halimbawa ito. Diba? So, from the lateral, dapat diretso yan eh. Kaso, yun, dapat from the lateral, diretso. Ginawa is, nirotate niya ang ulo 15 degrees towards, okay, 15 degrees towards the detector. Papunta doon. So, nung nirotate na, 1.5 inches from the upside EAM, kunin ko nga yung pen ko. The upside EAM, dapat nun tatama ang central ray. Yun ang reference point natin. 15 degrees din from the horizontal. Dahil pag ang pasyente mo ay naka-prone or nasa table, central ray dapat is from the vertical. So, rotate, ayan o, di ba? Nirotate niya na 15. Ayan o. Yung unang posisyon is paganto. Ito ang MSP. Nakuha ba? So, nirotate, papunta doon. Kaya naging ganito. 15 degrees. Tapos, mag-angle ka ng central ray na 15 degrees din pababa. Central ray is 15 degrees pababa, 1.5 inches above the upside EAM. Anong ipinapakita niya? Parehas lang din. Kailangan pag close mouth, ang mandibular condyle nasa fossa. Pag open mouth, dapat ang mandibular condyle nasa ilalim ng articular tubercle. Parehas ba? Yes. Sa pagkakataon nito, ito, ang image na to ay parehas na open mouth. Okay? So, for comparison, ito yung condyle. Ano no? Ito yung fossa. Ito yung condyle. So, nasa articular tubercle siya. Ito yung fossa. Ito yung condyle. Nasa articular tubercle siya. So, that is modified law method. So, tingnan natin sa anatronika kung makikita ba. No? So, una is yung shoulder. So, just place the patient in lateral position. Wala tayong TMJ na lateral. Bakit? Ito TMJ mo eh. Kaya kung lateral yan, paano makikita? Superimpose siya. Walang lateral. So, paghihiwalayin natin sila. Paano paghihiwalayin? Mag-angle, mag-rotate. Sa shoulder, lateral lang. Mag-angle ka lang ng 25 to 30 degrees. Lang. Tapos, ganun lang. Naghiwalay ba sila? Yes. So, kung ano yung nakatikit sa asset, yun yung ipapakita niya. Diba? So, kita mo yung condyle. Ayan, lateral. Kita mo yung condyle, tsaka kung saan siya nakakabit. Yun yun, ganun kasimple. Kung kabila naman, tanggalin natin to. Ayan. Isipin yung ganyan ng x-ray. So, from the lateral, mali, wait. Ayan, lateral, mag-angle. Ayan, place the patient in lateral, left side ang kukuhanan ha, dahil itong left ang nakatikit sa may table, assume nyo na lang. So, directly central ray 25 to 30 degrees. Limbawa, 25 to 30 na yun, nagkahiwalay ba? Yes. Close mouth niya, nakasarado ang bunganga. Bunganga, di ba? Bunganga talaga. Ang bibig ng pasyente, so assume mo na yun ay didikit sa may temporomandibular fossa. Tanggalin natin yan ng tuluyan. Yan, nakatikit siya doon sa fossa. Dahil kapag nakanganga na yan, ang mangyayari, ito ay mapupunta sa tinatawag na articular tubercle. Sinabing articular tubercle, di ba yun yung harapan. Harapan na pinakita ko sa video kanina. Yun yun. So, gawin natin yung modified law. Ano sabi sa modified law? Place the patient in lateral. So, iangat ang ulo ng konti para mo yung AML ay maging parallel. So, nakaangat siya ng konti. Ha? Halimbawa na lang. Kasi hindi siya umaangat. Eh. Hindi siya capable of extension and flexion of the neck, of the head. Hindi kaya.
So, rotate 15 degrees towards the cassette. So, pag ganito, sapat na ba yun? Hindi. Mag-angle ka pa doon ng 15. So, ang goal lang dito is paghiwalayin silang dalawa. Maraming paraan para paghiwalayin sila, di ba? So, pwedeng shoulder, ganyan. Pwedeng bukod sa shoulder, pwedeng i-rotate daw. Sabi niya, modified daw, di ba? 15 degrees. After that, angle, kaudali, 15 degrees. So, doon, makikita mo na ngayon yung nakaharangan kasi. Kita mo na ngayon, ayun, di ba? Tanggalin natin to. Sa gabal eh. Ayun, kita mo na ngayon yung, ayun, to. Yung mandibular condyle, doon sa may mandibular fossa. Pero pag naka-open mouth yan, kitang-kita mo yan. Tingnan natin yung image. Di ba? Parehas ba? Ito, tingnan nyo to. Buburahin ko ha. Tingnan mo yung image dito at yung image doon. Parehas, di ba? Open mouth pa yan. So, kung naka-open mouth yan, mas ma-appreciate nyo. Kaso naka-close mouth. So, intact lang siya sa temporomandibular fossa. So, yung kabila naman, ito. Tingnan nyo to, ha? O, babalik ta rin natin. Para modified law. Rotate 15 degrees. Direct. Alright. Rotate 15 degrees. Direct 15 degrees. Babalik ko yung, ayan. Zoom. Ito, tingnan nyo yun. Diba? Nakikita nyo yung buto? Yun yung buto. Tingnan yung image. Parehas ba? Open mouth lang to. Kaya nagkaiba sila. Diba? So, ganun. Ganun na sila kasimple. TMJ and mandible.